Kami, Panginoon, iyong hawa upang sa
Kasi yung mga kapalo, mas palalo. Hinakatawan mo. Hinakatawan mo yung napsuro sa iyo. Pwede ka magbigay ng desisyon. At ang desisyon mo ay respeto ng napsuro sa iyo. At yung napsuro sa iyo mayroong tiwala na yung desisyon mo ay sakalo sa kalagawa. Yeah. Kasi ikaw yung pinagadal. Ikaw yung pinili. Ikaw yung pagkawin ay aharap. Ikaw yung pagkawin nang nagsuko sa iyo. Kaya, ito po yung mayroon mas palaro ng kapatid na hindi ka lang messenger, hindi ka lang kapag-tagapagdala ng balita. Hindi ka lang telepono. Kasi yung telepono ka rin. Sabihin mo sa kanya, the one is future. At ako na sabihin mo naman sa kanya, sabihin mo sa kanya, dali mo, hindi. Pag sinabi mo, you're not present. Kinakatawa ko, ako, ang desisyon ko ay desisyon kung ang suko sa akin. Yung ang desisyon ko ay desisyon na nagsuko sa akin. At yun po dapat, yung makita pa rin, dapat po isang pinaputation ko yan, no? Yung sa loob ng mga tao, yung bang binodo natin, tawag na sinabi sa mga kumisista, ay representative to the lower house. Sa sila yung tinutin, representative to the lower, to the upper house. Ito bang mga tao, ito yung masabi natin, kumakatawan sa buko natin. Yun mo naman yung dapat na parang maluwanan ko sa iyo. Ano ito yung dapat na isalubin ng mga kongresista na yung nilalang ko sa iyo ko rin. Yung mga paro. Kami mga paro. Kami mga paro na sinubulo. We are in the name of the bishop. We are in the name of the bishop. So sa oras na hindi nilagyan ko nito, naniniwala sa iyo na yung Kristo ay pangdadaan mo ang pinangangalagyan. Yung sa may nang kaya tumawa si Kristo. Have the rights and duties. May kaakibat na karapatan ang tungkulin. Yung administrator, wala ba kung hindi ko yung masyadong pinag-ibiyas sa bagay nito, pero kumisyon ko may palamig ko ang parish priest. Assistant parish priest, ayaw na tayo assistant parish priest. So, yung assistant parish priest, good luck as the parish priest, unless they will be there. Ganun ito yung administrator. Pag sinabi ng administrator, hindi ka pwede magpako ng mga kapakaran. Kasi bakit? You do not have the rights and privileges of a parish priest. Siguro po, mas makita mo naman na kapag tayo ay mayroong bisita ang tayo, ay hindi makapag-insert ka. Bisita lang ito. Isip ang parang kanya. Unless, kinatigan siya ng buong paro. Siguro ko, nakita ko naman dito, nakita ko sa mga bahamas na
siya ng halimbawa. Nung siya yung delivery dito. So, si Father pa siya, parang siya. Pero hindi siya ang parish priest. So, may mga decision, lalo-lalo sa pastoral, na hindi pwedeng makapagpapos sa ita ng si Father Marshall na hindi alam ang parish priest. So, ganun po yun kasi bakit? Ay, hindi siya yung parish priest. Pero, nais ko lang yung ipaluwalan ng ano, yun ang ibig sa akin, yung sinasabi ni Jesus, na dahil ang isipin ko na mga, ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ay ang salita, na dahil sa lagsuko sa akin, hindi lang ako mouthpiece, hindi lang ako telo-telo. Baka ba't nagsasalita sa inyo, yun ang nais sa inyo, Jesus. Ang Ama, ang Diyos Ama, ang nagsasalita sa inyo. Kasi siya ay sinugo ng Ama. Yun ang hindi maintindihan ng mga Diyo at ng mga Pariseo. Kahit hindi nila makakalala na si Jesus ay Diyos. Hindi po ako Jesus kamuli. Kasi lalo niya ang gabi na si Jesus ay sinugo ng Ama. Under that kind of mentality. Sa halang sa talaguri ng kaisipan. Na ipinapamanig sa kanila ni Jesus. Kaya kung sabi niya sa pinahuli, kaya ang ipinasasabi ng Ama ay siya ko sinasabi. Ang pinasasabi ng Ama ay siya ko ipinasasabi. Hindi lamang sa wakal sa Duma, parang telepono lamang siya ko. Na yung kanyang pag-ibos, isang pag-ibos na kaisa ng Ama. So yun po yung isang bago naman sa atin. Makita ko na ako at mapag-ibigan ko natin. Na si Jesus ay sinugo ng Ama. So mga kapatid, siguro po ay ang talagang natin sa ating sarili na makapagawa natin po ng ating pag-ibigan sa talagang ay makita rin na natin na isa ang siguro na pwede natin maging bahagi ng ating paghihilay ng salita ng Diyos sa usapin mo ito tungkol sa sinugo at saka tungkol sa sugo ay tayo lang, tayo lang sinusugo din ba ng Diyos? At kayo ay sinugo ng Diyos. Saan kayo sinusugo ng Diyos? Narinig niyo ba ang pagsusugo ng Diyos? Mangingdahan niyo ng ating pag-ibigay na siguro, dami pa natin. Sinusugo ba ako ng Diyos? Saan ba ako sinusugo ng Diyos? Hindi pa lang ako pwede isugo sa akin ng Diyos. Pero ang dami, is it God? Is it God? What is sending us? Ang Diyos ba ang nagsusugo sa akin? O baka pa kaya? Kaya lang ako lang yung masigawa ng kaibigan ko na si Gabriel o kaibigan ko na Leptos and Dominators. Pero kung isang magpapakita
Hindi ako sa kasulong sa matis. Yung kaibigan niya, yun ang dahilan, kung bakit siya ako. Eh, may sinubo ng Diyos. Dapat makikipan din siya, ang kanyang sinusubo ng Diyos. Eh, sabi na natin, ay talaga ba ang dami ng takatayo sa sugo ng Diyos? O, recently become passive. Alam mo, isa sa mga pag-inilay ko kung mayroon mo na yung karit. Isa po, pero sa liga. If we are really convinced, you have to be involved with it. If we are really convinced, we really have to dialogue with it. Sinusuro mo ba talaga ng Panginoon? Dito mo ba ako sinusuro? O saan ka natin ang Diyos? Ito na ba ang gusto mong gawin ko? Dito sa pagsusubo ko sa akin? Tama ba kung ginagawa ko? Sobra ba itong ginagawa ko? O kulang ba itong ginagawa ko? If we really believe that you accept the Father, kung talagang tayo ang iniwala na tayo ay sinubo ng Diyos, kinakausap ako rin ako ng Diyos. Are we really in dialogue in what we believe? Ay niwala ko na kami sinubo ng Diyos. O bakit namin hindi natin kinakalog ang aming sarili na makita namin, Panginoon, ito ba talaga ang pagsubo mo sa akin? Pati hindi kami napansin pa rin ba yun? If you po ay deep within you believe, kasi yun yung praise natin, if we really believe, we have to engage with it. If we really believe, we have to dialogue with it. Kaya ito yung hapon na pinapapangitayo sa atin ng Panginoon. Sino nagsubo sa iyo? Ano ang susubo? Ano ang pagkasubo sa iyo? At ako po talaga ang sinubo mo. Ito lang ba ang gusto niyo kayo natin? O baka naman naman yan. May gusto siya pinapagawa. Hindi natin ginagawa. Hindi natin ginagawa. Kasi ang pagkakamaraw ng talaga, sinubo tayo ng Diyos. Hindi kasi pakontento yung sa ganun kami. It has to be more. It has to be more. Pero kung ito lang, we have to recognize it. Kinakailangan maging kawin tayo lalo na sinubo ako ng Diyos. Dito ako sinusubo ng Diyos. Si Jesus maluwag sa kanil. Kaya hindi siya matatago. Nasabihin siya mga kawin sa mga eskriba natin. Ha, kaya ako siya masabi sa kanil. Sa bagay. Kaya ito yung sabi sa kanil ko sa kanil bago ko. Magiging malayo ako sa katotohanan. Kung hindi ko sinasabi sa inyo natin, sino po ako ng Diyos? Bakit? Because I firmly believe na sinusubo ako ng Diyos at ito ang gusto niyang mangyari. Ito ang gusto niyang mangyari. So ito din pagnilagilayan natin. Pagnilagilayan natin. Sapagkat, kumisan ako sa inyo, ay akala na ako, we are just simply here because of accidents. No. We are here because we are set. Sinubo na. Hindi lang sapagkat gawa naman na wala tayong nagawa. Kaya tayo nalito. Sabagat tayo ako sa bagat sinubo tayo ng Diyos. Ang kinakailangan, ito yung tignan namin ng
pinili mo ang mga sinong ng mga mga na ngayon hindi ko naman siya ang harapan. Ang mga 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 pinili mo at mga siya ang harapan ng mga mga sa bawat mga mga tiyos na nalitin, bawat mga pagkakit siya ang harapan. Ang mga 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 thank you.
Oo, ang importante ng Diyos. Ito ang naalis ng mga kasalanan sa